Thou hast made known to me the ways of life. Thou shalt make me full of joy with thy countenance. Lakasan mo natin, ready, go. Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his sepulcher is with us unto this day. Ako po muna. Therefore, being a prophet and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne. Yan po. He said this before speak of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. This Jesus hath God raised up, wherefore we all are witnesses. Therefore, being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he hath shed for this, which you now see and hear. For David is not ascended into the heavens, but he saith himself, the Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand. Therefore, sabay-sabay po tayo, ready, go. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ. Let's pray. Maraming maraming salamat sa mga salita nyo. Again, our full preaching of Peter, Lord, boldness after they have been filled by the Holy Ghost, Panginoon, na time na sila po ay nanghina, natakot, Panginoon, but according to your promise, it happened to them. Sila po ay pinuspos yun ng Banal na Espiritu. We pray na kami din po, Lord, each time, everyday, Panginoon, na iniwala kami ang Holy Spirit ay nananahan sa amin, but ang feeling of the Holy Spirit, Panginoon, upang kami po ay magampanan namin ang dapat namin gampanan, preaching man yan, soul winning, Panginoon, kung ano man yan. We pray na ito po yung mangyayari according to your will, according to the time na kailangan namin to, Lord. So we pray na so we study this, Panginoon, tatanim sa amin ito, maintindihan namin mga nangyari, Panginoon, sa book of Acts. Pagpatuloy namin aming pag-aralan na kayo pong maluhati kagabay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapo na po. Good afternoon. So last week, nag-umpisa po tayo sa Acts. So ano may sa Acts? Ito yung mga ginawa na after the Lord Jesus Christ ascended to heaven, iniwan niya sa atin yung ministry of reconciliation, sabi sa Bible, or ministry of preaching the gospel, and go therefore and teach all nations, diba? And nakita nila na umangat ang Panginoon. Again, inuulit yon sa ibang pagkakasabi naman sa Acts 1. And then sila po'y pinuspos ng Banal na Espiritu sa Acts 2. So, umpisa nito. At ito na nga po yun. Nabutan natin last week si Peter. Actually, tatlo sila. Actually, lahat sila. Kaya si Peter inunguna at that time. Okay? Sabi dyan, nag-preach po siya. At bandang huli, makikita rin, maraming naniwala, marami rin hindi. Pero maraming maniwala, sobrang dami. Dahil I believe, napaka-powerful nito, hindi lang yung message, kundi, ang dami pa kasi nung nakilala nila si Jesus, kailangan lang ano yun. Baka yung iba dyan, yung mga kasama nila eh. Diba? Doon yung iba dyan, mga foreigner. Okay, pero iba dyan ay mga taga-Rome din. Kaya, ano nangyari last week? Yun nga, sila ay nag-tongues. Okay, pinaliwanag natin yan. Yung tongues na yan ay hindi talala, sisbumba. Yan ay language. Tongues. Earthly language yan. So, katulad ngayon, anong ginagamit kong tongue? Tagalog. Madalas. So, minsan-minsan, English. So, ganun yung tongue. Okay? So, bakit nagkaroon ng false teaching dyan? Kasi nga, yung mga Pentecostal, may pinasukan ng demonyo, yung babae. Tapos, pinasukan ng demonyo. Tapos, kaya siya pinasukan daw sila Holy Spirit. Iba yun. Okay? Na-possess. Tapos, nag-umpisa yung kanilang samahan na hanggang ngayon, problema natin.
Okay, natapos na tayo doon. So ngayon na tingnan natin yung context mismo ng preaching ni Peter. So ito yung sabi dyan, but Peter standing up with the 11. Okay, so in-address niya, hindi mga lasing niya kasi mga nangaasaw pa sa kanila eh. So tingnan natin to sa Joel, di ba? Naalala niyo, tsaka sa Psalms 16. Ito yung the day of the Lord. Okay, in the day of the Lord and in the day of the Lord, araw ng Panginoon. So obviously, kailan siya pumunta dito? Sa mundo. Kasi may mga pagpapakita natin siya kahit sa Old Testament, di ba? Pero talaga nagpakilala siya nung nagkatawang tao na talaga siya, talaga nanahan dito. So yun ang first coming of the Lord na tinatawag natin. Kaya ngayon, the day of the Lord sa Old Testament, paulit-ulit yan, yan ay the day of vengeance. Yan ay, alam niyo mga Panginoon, sabi niya sa Bible, he is long suffering. So ang daming kasalanan ng Israel sa kanya, di ba, nung, tsaka nung even mga heathens. So hindi lagi yun, pag nagkasala yung mga yan, sunog. Hindi ganun ang Panginoon eh. Sabi niya, dinedelay niya yan. Para yung tao ay may chance lang, magsisi, magbago, manampalataya sa Diyos. Kung hindi mangyari yan, hindi naman pwedeng walang parusa. Okay? Natakil natin yung madalas. Sa soul winning, yun ang ating pinupokpok kasi nga, hindi pwedeng maintindihan ng tao ang kaligtasan kung wala namang kapahamakan. Saan sila maliligtas, di ba? Sa impyerno. So, lahat tayo dapat doon. Pero ang Panginoon na nagligtas. Kaya, ba't ko ba nasabi yun? Ayan, so ito na nga yun. So, yung day of the Lord, yung second coming naman, ay, yun na talaga yung final. O, ito na yung paparusahan ulit yung mga dapat na parusahan. Pero, yung mga ligtas, yung sa kanya, kukunin niya bago ibuhos yun. Sa mundo, ha, dito. So, iba pa yung kaparusahan sa impyerno. Pero dito mismo, di ba? Susunugin yung mga puno, yung mga grass. Oh, hindi lang sisindihan, ha? Ang magsisindi dyan, yung mga nalalaglag na hail na nag-aapoy. Imagine yun. Ngayon, mga Amerikano, takot sa ano. Bubuyog nyo malaki. Eh, lalo na yan. Okay? So, pero may sinabi dito na, again, hindi pa nangyari lahat ito. Ang nangyari lang doon yung feeling. So, nakita nga natin sila sa upper chamber, di ba? Itong mga mananampalataya, feeling. So, ito yung sinasabi niya dito. So, kaya sila yung nagtatangs, yun ay sign na ang Panginoon nga ay dumating na. At in-empower yung kanya mga disipulo. Okay, yun yung sabi doon, yung shall prophesy, I will pour out in those days my spirit, they shall prophesy, show wonders in heaven and signs in the earth. Okay, ito yung medyo hindi pa nangyayari sa Revelation 6 pa yan. The sun shall be turned to darkness. Pero ito, applicable to, di ba? Ito yung abisado na ni Aiden sana, kaso tulog. Okay, nakita nyo ba yan? And it shall come to pass that whosoever call upon the name of the Lord shall be saved. So, binasa natin sa Joel, ano daw? Delivered. Pero, sabi ni Aiden, sa Romans 10:13, ganun din, di ba? And whosoever shall call upon the name. So, applicable na sa atin ngayon to. Dati, actually, applicable na dati. Pero, after nito, lalo na. Kasi kilala natin yung anak ng Diyos, ang linaw niya, nasa history natin, pinatay siya, hindi mo itatanggihan eh. So, nasa sa'yo na lang ngayon, kung paano mo titingnan yun? Ay, may pinatay na walang kasalanan, na anak daw siya ng Diyos. Totoo kaya yun? Hindi, nasa yun na yun. Unlike sa Old Testament, tinitingnan nila in the future. Ang hirap nun. No, ganun din, panampalataya ka lang sa Panginoon. Okay? So ngayon, malinaw na. Manampalataya ka dun sa Panginoon. Sino yun? Si Kristo Jesus, siya ay Diyos, nagkatawang tao. Yun nga, pinarusahan siya. Pero bago yun, nagturo siya ng katotohanan. At meron siya mga disipulo to prove that. Pero tumawag ka sa Panginoon eh, maliligtas ka. Okay? So ngayon, ihimay natin yung next. Ano nangyari doon? Sabi nito, ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man. So natapos na actually tayo dito eh. Inisa-isa niya, kilala niyo tong Jesus na to. No? At sabi dyan, no?
him being delivered by the determinate counsel of foreknowledge of God, ye have taken by wicked hands, have crucified and slain. Okay? Talaga sapul na sapul sila dito. Iba dito, tinatanggi pa na yan. It's just another man na napausahan. Pero alam nila, deep inside, di ganun. Wala siyang kasalanan eh. Sikat pa siya at that time, hindi naman siya rebelde. Diba? Hindi siya rebelde sa... Hindi niya dapat pag-rebelde yan. Pero sa ibang bagay, actually, rebelde siya. Diba? Sa gobyerno, tsaka sa mga Pharisees, sa Judaism nila. Pero tama lang kasi nga, siya naman yung standard. Hindi naman siya rebelde na to the point na ano. Kasi pag sinabi mong rebelde ka sa ano ah, sa gobyerno ah. O sino ba ang gobyerno? Sila ba yung higher power? Diba? Hindi siya yung highest power. Ang highest power ang Diyos. So kaya tayo, hindi tayo rebelde kung sinusunod natin ang Diyos. Anyway, kilala nila ito. Kaya sapul sila dito. By wicked hands, crucified and slain. Pinatay nila ang Panginoon. So imagine yung nangyayari dyan ha. Na-recall nila yan. Habang pinipis ni Peter yan. And then sabi dito, whom God hath raised up. So ito yung pagkakaiba ngayon. So hindi siya basta-basta ang pinako. Hindi siya katulad ng ibang pinagbintangan na criminal. So para naman ng Panginoon ay talagang patunayan niya na totoo siya. At ang Panginoon din yung mga pangako niya matupad sa harapan nila at natin. Siya ay binuhay magmuli. Nakakita na ba kayo ng ganun? Namatay, binuhay niya yung sarili niya. Walang ganun. Meron, si Jesus, binuhay niya si Lazarus. Pero namatay ulit si Lazarus. Diba? So ito, nung nabuhay siya, ay, hindi na ulit namatay. Kasi dito, had loosed the pains of death. Ano yung pains of death? Alam natin ngayon, ang daming mga tao ngayon, takot mamatay sa virus na hindi naman nila alam. Nakakamatay ba? O ano? Sa takot ka mamamatay o doon sa instrumento na ginamit. Pero dito yung kamatayan, di ba kanina pinag-usapan nila, takot ka ba bang mamatay kung bubuhayin ka ng Panginoon at alam mong totoo yun, matakot ka ba? Eh mas gusto ng ano eh, huwag kayong papakamatay ha. Mag-ipong kayo ng rewards, huwag kayong angatin. Syunga-syunga ha. Pero kung talagang papatayin ka dahil sa pananampalataya mo, yun ang maraming reward sa langit. So, tas hindi ka patakot. Okay? Ang Panginoon, ganun. Lose the pains of death. Ay, masakit yan. Sandali lang yun. Because it was not possible that he should be holding, be holding of it. Ibig sabihin, hindi nga siya kayang kasi Diyos siya. Ginawa niya lang, hinayaan niya lang yung sarili niyang mapatay at mailibing. At, laitin, hindi lang yan. Dalawang beses binasa kanina, di ba? He was in, pagkatapos siyang mamatay, saan siya pumunta? Sa hell, tatlong araw, tatlong gabi. Kaya sabi dito, inuulit dito, natapos na tayo last week dito eh. Ito yung Psalm 16. And David speaking concerning of him. So si David kasi may Psalms nga. May awit siya, pero prophetic yun. Sinabi ng ni David, na pag namatay daw siya, parang ganun yung takbo ng ano eh. Binasa natin last week. Pero actually, hindi siya yun. Kasi yung sinasabing Holy One doon is ang Panginoong Jesus. Okay? So, siya ay hindi na natili sa impyerno bagkos siya ay nabuhay magmuli. Kaya sabi dyan, ayun eh, natapos na tayo doon. So, ang ganda, diba? So, hindi ka natakot dapat mamatay, mga believers. Ngayon, so tutuloy natin sa 29. Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David. So again, in-interpret ko na ito, pero basahin natin natin. That he is both dead and buried, and his sepulcher is with us unto this day. So alam natin, hindi si David yung tinutukoy niya. Kaya sabi nito, therefore being a prophet and knowing God, that sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins according to the flesh with he would raise up Christ to sit his throne. So natapos yun, di ba? Sa 1 Samuel, 2 Samuel, ulit-ulit sinabi, pinangako ng Diyos sa kanya, manggagaling sa iyo, katulad ni Abraham. So, kay Abraham, mapagpapalain yung buong mundo sa kanyang mga anak. So, kay David, talagang malinaw. Doon naging malinaw eh. Di ba lalo na? Actually, nag-foreshadow na rin kay Judah. Pero, napaka-ano pa yun, napaka-cryptic pa, sabi lang doon.
Shiloh till Shiloh come. The scepter shall not depart from Judah. Yun lang sabi doon. Until Shiloh come. Pero itong kay David, nalinaw na. Yeah? Na sa kanya manggagaling at ang Panginoon, nasabi doon, ang kanyang kingdom ay hindi magwawakas. Alala nyo? Nagbabasa yun ng Bibles. Okay, so yung sinabi dito. Ngayon, he seeing before speak of the resurrection of Christ. And I interpret ng Bible yung Bible. Ininterpret ng New Testament yung Old Testament. Kasi sinasabi dito, ang sinasabi nyo pala nun, yung Holy One doon sa Psalm 16, yun ay si Jesus Christ na mamamatay siya, pero hindi siya bumubulok. Hindi siya iiwanan, sabi dito, and his soul shall not left in hell, neither his flesh did see corruption. Kasi nga, 3 days pa lang. Hindi pa nabulok, nabuhay na siya magmuli. Okay? So again, yung kaluluwa niya, hindi natitili sa impyerno, pati katawan niya, hindi nabulok. At ano nangyari sa katawan niya? So yun na rin yung nagsama yung soul and the body, which is the glorified body na, hindi na basta body. May binuhay. At sabi nga dito, whereof we are all witnesses. Yun yung mga makapangyarihan sa panahon nila eh. Lahat nga tayo, nakita nga natin yun eh. Kung di man yung iba, nabalitaan. Diba, ilan daw yung nakakita sa kanya? Sabi dun sa, alimutan ko tuloy, parang sa Galatians na tayo. 500 lahat. Okay, so again, 120 lang sila nung sa Acts. Doon sa upper chamber, diba, dito kanina, sa taas. Pero sabi doon, nasa ganung number, medyo marami yung 500 eyewitnesses. Okay? Kasi sabi dyan, therefore being by the right hand of God exalted and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, He had shed for this which He now see and hear. Okay? So kung Panginoon ngayon ay nasa langit na, nasa kanan ng trono na ng Diyos, anong ginawa niya na doon? Sinasabi niya dito ni Peter, kami naman ngayon, ano yung naging regalo niya? Pinangako yung Holy Spirit sa kanila at binigay nga yun. So ngayon, sila ngayon ay filled with the Holy Spirit. Okay? Hindi lang indwelled, filled. Kaya ngayon, sila ay nagtatangs. Nagpapakita sila ng signs na parang mga tao naman ay manampalataya sa Diyos. Okay? So tuloy lang niya, sabi niya, for David is not ascended into heavens, but he said to himself, the Lord said unto my Lord, sit thou at my on my right hand. So another psalm na naman to. Okay? Kung di nagkakamali, saan ba to? Masahin natin. Dali ah. 110, okay? Sabi dito, the Lord said unto my Lord, umpisa yan ha, Psalms 110, verse 1, the Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool. The Lord shall send the rod of thy strength out of Zion, rule thou in the midst of thine enemies. So again, ito ay prophetic. Okay? Sinabi lang doon sa kanta na gano'n, na the Lord said unto my Lord. Kinausap ng Panginoon niya, yung Panginoon. So, obviously, magkapareho ba yun? Nakita ba kayo ng tao kinakausap yung sarili niya? Baliw yun, di ba? Pero dito, hindi. Kasi nga, ang Diyos ay ang Ama at ang Anak at ang Holy Spirit nag-uusap yan. Pero dito, sino kaya yun? Hindi, tingnan natin. So again, si Peter ay this time 100, Psalms 110, ang kinukot niya. Nasabi dyan, binasa ko kanina, ngayon dito tayo sa binasa natin niya, sa Acts 2:34 naman. For David is not ascended to the heavens, but he said to himself, oh, naiintindihan niyo ba yun? Nung sinulat daw ni David to, hindi pa siya, wala pa siya sa langit. Obviously, nasa langit siya ngayon. Nasabi dyan, ano sinabi? The Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand until I make thy foots for, until I make thy foes thy footstool. Ano yung footstool ulit? So wala na tayo ngayon yan. Hindi ko alam ba't meron sila yung dati. Siguro pag maputik yung ano, mag-uusap sila, hindi medyo may tapakan sila para malinis na yung paa nila. Siguro. Diba? Sa footstool, apakan lang nila yan.
So hindi yung magandang upuan, pero pwede mo rin upuan. Yung sinasabi dun sa James, eh, di ba? But anyway, hindi carpet, parang siguro ano to, kahit yung iba mayroon ganito eh. Mga, hindi, maliit na upuan lang. Gusto nga magkaroon dun eh, kailangan ko rin yun. Eh. Pwedeng ganun din, hindi, pero ano eh, upuan mo ng ganyan, tapos meron ka pang tungtungan, yan. So, kailangan sa kanila yan kasi dati, hindi ako nagkakamali, ganun eh. Magmarumi yung ano, gusto mo. Sa bus. Pwede. Sa? Chinese din. Sa? Pag natulog. Actually, kahit naman tayo eh. Pero, hindi kilalang food stall. Minsan kahit saan lang eh. Isang, sila, anyway. So, ano yung nirepresent ng food stall? Sinabi yung food stall, parang tinatapakan mo lang, di ba? Tapakan. Sabi dyan, until I make my diffuse thy food stall, ibig sabihin, yung makaaway mo ngayon, siyempre hindi mo nakaaway, pero tinutungtungan mo na lang. Ibig sabihin, may peace, pero ikaw yung nag-roll. Okay? Yun yung ibig sabihin yun. Nag-guess ba yan? So, kailan mangyayari yan? End of the world. Okay, yung pinaka-pinaka talaga sa end of the world. Tama yun. So, pero actually dito, i-ano ni Peter yan. Okay? Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made the same Jesus whom ye have crucified both Lord and Christ. Ibig sabihin nun, pinatay siya, pero siya ay naging Panginoon. So, ano yung sabihin nun? So, actually, ito na sinasabi niya na mayiging footstool. Kasi nga, kung Panginoon na siya, hindi mo na siya ulit pwedeng lahitin, di ba? Hindi mo siya pwedeng, si Jesus, ganyan. Alam mo ba, nabuhay yun, siya ay Diyos. Gusto, hindi nakatulad nung dati pa pwede mo siya bastusin. At lalo na, na siya ay nangako, na darating siya, pagdating niya, ano gagawin niya? Di ba? Judge niya yung mga hindi sa kanya. So, nung ang Panginoon ay nag-ascend, siya ay Lord and Christ. Okay? So, I believe, ito na yun. Yung naging footstool na lang tayo. O, hindi tayo, yung mga kalaban niya. Diba? So, yun na po yung nakasulat na dito. Pero, imagine nyo na lang, ang habang preaching siguro ito, yun yung mga dinidikdik niya. Okay, pinatay nyo siya. Ngayon, ano kayo ngayon? So, ganun ang preaching, di ba? Ano pa yan? Elaborate mo yan. Pero yun yung mensahe. Pinatay nyo siya, wala siyang kasalanan. Yung iba sa inyo, nagmamarunong pa. Yung iba sa inyo, hindi na nampalataya. Yung iba, walang pakialam. Yung iba sa inyo, pinagaling. Hindi na kayo nagbalik. Man lang. Mali yung attitude nyo sa Diyos. Parang ganun yun. So, imagine nyo kung ano nangyari sa mga nakarinig. Kaya sabi dito, the when they heard this, they were pricked in their hearts. Pag sinabing prick, ano yan? Sa panahon natin ngayon, pag prick, ganun lang eh. Pero actually, guys, yung sinabi ni, pag sinabing prick, talagang goad yan. Pang panusok talaga yan. Pang saksak, ama. In their heart. And said unto Peter, to the rest of the apostles. So imagine yung ano nangyari dun. So na-convict sila, sila ay tinamaan, sila ay talagang sa pool. Hindi sa ano ha, talagang sa pool. No? Iba dun, nagalit siguro, pero nakaisip din, eh, Panginoon pala siya, anong gagawin natin? Kasi sabi dito, hindi naman lahat ha, pero when they heard this, sabi dito, they were pricked to the heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? So ngayon ha, ang Panginoon pala, nabuhay magmuli, tapos pinatay namin siya, anong kailangan namin gawin? Hindi na sinabi dito ng ano eh. Hindi sinabi ditong what must we do to be saved. Yung importante yan kasi, pero may pagkaganon din yun. Pero hindi nilinaw doon kasi mayroong sinabi ditong repent and be baptized. Okay, kaya hindi ito yung magpabaptize ka para ikaw ay mali. Hindi ganon. Okay, nakita niyo yung pagkakaiba sa ibang place. Sa Acts 16 kasi malinaw doon eh, what must I do to be saved. Pero dito, what shall we do lang. Medyo may pagkapareho pero hindi kaligtasan lang. So, anong gagawin nila? So, kasama niya kaligtasan tsaka after nun, ano pa? Kaya sinabi dito, repent. Okay, ano yung repent? Turn. Kung ano yung paniniwala niyo dati, kala mo si Jesus, another tao lang.
Repent, di ba? Akala mo ang Messiah hindi pa dumating, repent. Kasi dumating na eh. Yung kaya sabi doon, both Lord and Christ. Kung dating, Judaism ka, nagtitiwala ka sa religion ng tao, repent. So sa atin din ngayon, kung Katoliko ka, repent. Kasi ang religion nyo naman, yun yan, nakuha nyo lang sa magulang nyo, hindi personal, di ba? So ganun din, yan. So actually, pwede rin to sa mga saved na. Okay, Panginoon pala, maghuhusga. Okay? Siya ay Lord, siya ay Christ. Repent. Kailangan mo mag-repent na hindi mo siya ituring na parang ano lang, religious figure lang. Na, ay sila may religious figure din. Pareho lang kami. Hindi tayo pareho. Ang Panginoon, at siya ay maghuhusga later. Kaya repent. Yun ang ano dito. At ang, again, yung pinaka-importanting repentance sa salvation is to turn from unbelief to belief. Kaya pag nanampalataya ka na ngayon, maliligtas na ngayon, kaya dinagdag niya dito ibang bagay pa. Sabi niya, baptized. We baptize every one of you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of sins. So ano ba yung nagpapatawad ng kasalanan? Pag sinabing remission is, papatawad yan. Bakit? Paano nga patawad? So ganun din. Ay, yung baptism of water ba yan? Hindi. Eh, pinapaliwanag natin madalas. Okay? Yung baptism na nagliligtas is baptism of the Holy Spirit. Yun na nga yung pag nakinig mo yung salita ng Diyos, eksakto, naintindihan mo, tinanggap mo yung gospel na yun. Okay? Yung ginagawa natin, soul winning. Sabi dyan, ikaw ay makapatawad at ikaw ay matatanggap mo yung regalo ng Holy Ghost. So ito yung pang-apat na instance sa New Testament na ang kaligtasan ay sinabing gift. So madami yun, na apat. Okay? Yung isa kasi, yung tatlo talagang gift of God, sabi. Ito, gift of the Holy Ghost. Okay, so, bakit gift? Kasi, binigay niya, kusang loob, walang bayad, walang kapalit, walang kondisyon. At pag tinanggap mo, sa'yo na yun. Hindi niya nababawiin. Okay, so tuloy natin. Sabi dito, for the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. So, sino bang maliligtas? Sino mga tanong lagi? As many as the Lord calls. Sino nakalagay dito? Hindi ka pwede mag-specify. No? Pero sabi rin, tinanong kasi sa Panginoon eh, konti lang bang maliligtas? Ano sagot niya doon? Ayan. So, parang ganun din. Pero hindi sinabing konti. Kasi nga, as many as the Lord shall call. At yung iba doon nga, hindi nga tatalima. So, ang maliligtas talaga yung mag-respond ng positive. Okay? So, nakita nyo yun, ha? Promise niya kahit kanino, yung mga kausap niya, obviously, kanino to, kahit sino to. To your children, at kahit sino pang malayo. Pwedeng maligtas ngayon. So, walang ano na to, wala nang race. Unto you, sabi kasi nung iba sa John Paul, eh, kita nyo, sa mga ano lang yung ano eh, kaligtasan sa mga Hudyo lang, sabi ni Jesus eh. Hindi ka nga nagbabasa talaga ng Bible. Sa Old Testament pa, dami na niligtas na hindi Hudyo. At sino ba ang Hudyo? Anak ni ano, hindi rin. Kaya sa Bible quiz natin, merong ano, di ba? The law shall be unto you and to all that are in the land. Sabi doon, you will have one law for the one, sabi doon, born in the land and to the, ano yung foreigners? Stranger, di ba? So wala, ang kaligtasan talaga, ang pagkilala ng Panginoon sa tao, ay pananampalataya hindi sa race. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. So, hindi natapos dun. So, obviously, parang tayo, nag-preach tayo ngayon, next week, ulit, YouTube, lahat yan. Hindi tayo natapos. So, dinadagdagan pa natin kung ligtas na, ano? Sabi mo sa ligtas na. O, siyempre, sabi dito, exhort with many words, testify, save yourselves from this untoward generation. So, again, kaligtasan natin sa impyerno, ha? Kaligtasan sa impyerno, papunta sa langit. Iyon yung pinaka-importante. Iyon yung kaluluwa, eh. Kaligtasan ng kaluluwa. Pero, nagligtas ka na, sige, makisalimuha ka na dyan. Ganun ba yun? Mapapabuti ka ba kung ligtas ka, pero makikisalimuha ka dyan na walang pakundangan? Tama ba yun? Hindi ganun. Kaya sabi ito, iligtas mo sa kanila.
iligtas mo yung sarili mo sa kanila. Ano yung untoward? Pag sinabing toward, papunta sa'yo, di ba? E pag untoward, mga baliktad yan eh, mga baliktad utang rin eh. Alam nyo ba yun? So, iligtas yung sarili nyo sa kanila. Mag-ingat kayo sa mga unbeliever, yung sabi dito, lalo sa mga reprobate. Pero kahit sa mga unbeliever na hindi pa reprobate, ano, iingatan mo. Huwag mong isipin na yung mga bata, hindi, ano lang naman eh, ba tayo takot na takot dyan? Hindi tayo takot. Actually, takot na kami pa sa inyo. Kasi alam na namin yun eh. Pero hindi kami takot dyan kasi inaalam nga natin, pag equip ka, hindi ka takot. Takot ka sa Diyos. Pero sa yung mga yan, hindi. Sila, sila nga yung kailangan iligtas natin. Pero may pwede silang gawin sa atin out of ignorance. Kaya dapat iligtas natin yung sarili natin sa kanila. Okay, nandun yan, mga bata. Si Peter yung nag-i-peace na yan, ha? So ngayon, ito na. Sabi, then they that gladly received his word were baptized, and the same day were added unto them about 3,000 souls. So, ewan ko, saan na siya nag-preach? Kasi sabi kanina din, sa temple, di ba? Doon naman nag-itipon yung mga Hudyo, even mga foreigner. So, siguro, nabigyan talaga siya ng pagkakataon. Dami nakapakinig. Yung iba, hindi nakinig. Pero yung mga tumanggap, sabi dyan, silang, hindi lang tumanggap, sabi ito, gladly. But gladly? Kasi yung tumanggap ng hindi glad, hindi ko alam kung maligtas ba yun. Kaya yung mga nasolve natin, di ba? Tingnan natin kung reaction, pero siguro dalawang beses na ka-encounter ako ng may mga taong ni halos hindi gumingiti. Pero nakikinig. Pwedeng nag-iisip, pwedeng nasa karakter din eh. Kaya nga hindi natin pwede sabihin ano eh, lahat yan dapat pag hindi umiiyak yan, hindi yan ligtas. Hindi ganun. Yung iba dyan matutuwa, yung iba konting ngiti lang, yung iba parang wala lang. Pero ligtas pa rin yun pag nanampala tayo sa Panginoon, okay? Pag sabihin ng gladly dito, ibig sabihin walang pilitan. Di ba? Pinis siya yung katotohanan, hayaan natin manampalataya kung sino manampalataya. Okay? So, ganyan din sa mga bata. Sabi dyan, after sila tumanggap sa mga, syempre, ligtas na sila, pwede na ngayon silang ma-baptize. At pasabi dito, and the same day that there were added unto them about 3,000. So, pansinin nyo yun. Nung sila yung na-baptize, nadagdag daw sila. Okay? Kaya lagi sinasabi natin sa ating Sunday school, di ba sa church, para sa yung baptism, remembrance lang yan kung ano yung nangyari sa atin. Pangalawa, okay, yun nga, picture ng death, burial, and resurrection of the Lord. Yun ang una. Pangalawa, sumusunod ka sa Panginoon kasi siya nagbabaptize. Nagbabaptize din tayo. Pangatlo ito, di ba? Pag nabaptize daw pala, ikaw ay nagiging member ng church, okay? So, lahat na kayo, baptize naman na kayo, di ba? So, pag member ka na, included ka na sa church. So, magandang ano yun, identity, no? Hindi ka na labas sa church, hindi ka na foreigner. Ikaw ay added, no? Sino nagdagsag sa kanya? Ang Panginoon. Dito yan sasabihin sa mamaya, okay? So, wow, ang dami, no? Pwede lang sana sa atin ganun, pero ngayon kasi ang dami ng hadlang. Hindi pwede sabihin yung mga bata pa lang, binaptize na. Ang hirap to sabihin natin, oh, nadagdag sila sa atin, tumanggap lang sa atin. Hindi ganun, kaya nga kailangan i-baptize. At ina-explain natin sa kanila, pag binaptize ka na dito, hindi ka na Catholic. Di ba? Member ka na ng tamang church. Di ba? So iba kasi, yan pa lang, ilag na sila. Kasi yung ano yung pride, eh, alam natin yan, di ba? Mga dati tayong Catholic eh. So bad, uwan ko. Hindi kasi, ano eh, daming dating baptize na naging ano. Saan ka binaptize? Pala. Sa brethren. Okay. Mag-usapan natin yan. Naaral ko pa rin yan. Si nanay, saan ka nabaptize? Sa mission pa. Sa Mina lang agad. Hindi ka sa Moraya? Hindi. Si mama sa Moraya. Mama sa Moraya. Si daddy sa Main. Then, Stephen dito na. No? Naitindihan niya mga bata. Doon ka nadagdag nung binaptize ka. Naligtas ka muna and then, pwede kang hindi magpabaptize, hindi ka sumunod sa Panginoon. Ang maganda, mabaptize yan. So, after nitong COVID na to, may aggressive tayo dyan sa baptism. Bukod sa nirequire tayo ni Pastor dyan, tama rin eh, di ba? Maganda mabaptize agad eh, no? Nanampalataya ka, sumunod ka sa Panginoon, ligtas ka na pala eh.
Okay? Huwag mo nang i-delay. Nagpabuntay sa Panginoon, pa-member ka na. Hindi ka naman agad magbibigay eh. Huwag mag-alala. Okay? Ang dami dyan, hindi naman nag-church eh. Diba? So, ano pang problema? Okay, ang dami, diba? 3,000. Later, 2,000. Ah, 5. Anyway, and they continued steadfastly, so hindi sila natili doon. Na ganun lang, sila ay nag-continue. At sabi niya, steadfastly. Ano yung steadfast? Steady, fast is mahigpit. Pag sinabi steadfast, parang ganun, immovable, hindi nagagalaw. So, dun lang sila, dun lang. Aral. Ganun yun, normal yun sa church. Sabi niya, apostles' doctrine and fellowship. Ba't apostles' doctrine? So, nakita nyo dito, kasi iba, masyadong OA naman. Eh, hindi, sa Panginoon lang ako sumusunod. Hindi kayo pa yung nabanggit ko sa inyo madalas, di ba? Yung Bible nila, yung four gospel lang. As if, no, madederive mo ba yung kailangan mong gawin sa four gospel lang? Ayaw nila kay Paul, ayaw nila kay Peter. OA yun, okay? Sinabi nito, linaw. So, dahil yung mga apostol, sumunod sa Panginoon, yung apostol, nag-lay na rin sila ng foundation. Ang Panginoon ng cornerstone, foundation ng apostol. Okay? Hindi yan issue sa atin. Hindi tayo OA. So, kaya yung apostles doctrine, doctrine din ng Diyos yan. Doctrine ng Panginoon yan. Pero may mga nadadagdag na pasok na pasok din naman dun sa batas ng Diyos. Hindi naman taliwas. Kapag may dinagdag yung mga apostol, okay lang yun. Okay? At sabi dyan, pati sa fellowship. Pero sabi niyo po, dadagdagan, okay lang yun. Alin? Basta tama, sakto. Pag dinagdagan mo, sablay, mali yun. Paano malamang sablay o hindi? I-analyze mo. Okay, sinabi ng Panginoon, for example, huwag kang papatay. Pero nakita mo din sa Old Testament, mapatay din sila, di ba? Sino pinapatay nila? Siyempre, mga dapat patayin. Reprobate, di ba? So, kailangan i-derive mo doon, hindi yung ano, dadagdag ka ng bagong-bago. Eh, wala namang, hindi naman ginagawa sa church ngayon, meron kayo. Sinong gumagawa niya? Yan, mga posisyon, eh. Nasa Bible ba yun? Mga misa. Images. Dinagdag na nila yan, eh. Pastor. Di ba, mga apostles ang ginan niya ni Jesus, tapos yung mga sumunod, sino pinasahan nila? Okay, yung pinasahan doon, actually, natakil na rin natin yan sa, diba, sa Sunday school. After ng apostles, hindi na, wala nang ibang tinawag na apostol. Okay, may mga disipulo na lang, kasi yung disipulo, mga member na faithful. Itong piniklaim ng mga katoliko, si mga papa. Ayan, apostolic succession, ang tago na. So, obviously, mali yun. Una pa lang, Peter pa lang, mali na nga sila eh. So, ano yung mga pampayabang yung sinasabi ni Paul na they commending themselves within themselves. At sabi doon na yun. Yun lang yun. Negative yun sa Bible. Hindi yun positive. So, hindi naman sinabing kailangan na nun, but sa kanila kailangan pa rin. So, hindi lang sila. Yung nasabi ko kasi nakikita lang sa Facebook si Apostol, ano. Sino mo yung Apostol ang tawag yung sa kanya. Talo kayo eh, kayo pastor na kami apostol eh. Ganun yun eh, kakarnalan yun eh. So bakit nawala na tayong apostol? Kasi nga inabanggit dito, yung iba binigyang apostol. Ibig sabihin, meron silang gagampanan. Ay nagampanan na, apostol na, lay na yung foundation eh. Ano yung lay mo pa? Ba't ka apostol ka ngayon? Alakuhan yun. So ang sumunod na doon, yung mga evangelist, pastor, and teacher. Yun na, wala na ibang kailangan. Tsaka yung deacon, helper lang naman yung deacon. Okay? Yan. Yan, nasagot ko ba din? Bakit sila ganun? Eh, kasi nga, carnal sila. Nakukuha nila yung ano ng tao, yung mga carnal din, dahil nasabihin na, kami ang ganyan-ganyan, kahit baliktad sila sa Bible, ano, parang nangyari yun? Sa kanilang pinasa. Sa kanilang pinasa. Sabi lang nila yun. Eh, yung mga gumagay sa kanila, ganun din. Sina pinakaunang papa. Oo, pinasa-pasa daw. Joke time yun, okay?
Ilang minutes na tayo? Sorry. 30 minutes pa lang? 40. 40. Yeah, sige, tabusin natin ang 45. Quarter. Okay, natindihan po yun. So, mag-continue tayo sa Apostles Doctrine and Fellowship. Ang hirap nung, alam ko na rin yan eh. Tuturo ko sa iba, pero hindi kayo nag-fellowship. Kaya kami, nag-fellowship pa rin kami para, alam mo na, para nagkakamusta. Ang dami mo utunan eh. Basta ang ginagawa niya yan. Yan. Tulad lalo tayo, bago tayo eh. So, and breaking of bread, na tackle natin yan, di ba? Yung Lord's Supper. And in prayer, ganun din. Walang hinto yan. Ba't tayo pray, tayo ng pray. Ganun dapat. Kailangan natin ng Panginoon. Kailangan natin humingi ng kanyang gabay, blessing, magpapala, mga protection. Okay? Kaya yan, nakita nyo na. Ang dami natin natakel. Kaya sabi dyan, and fear came upon every soul and many wonders and signs were done by the apostles. Pansin nyo yan, yung apostle lang yung gumawa ng signs. Kasi nga, transitioning to eh. So, kailangan pa ng signs sa panahon nila. After niyan, wala na. Established na yung church eh. Okay? Nasabi diyan, fear came upon every soul. Ibig sabihin, masama ba yung fear? Depende nga, di ba? Masama yan pag hindi yan sa tamang authority. Pag tamang authority yan, tama yan. Kaya ultimately, ang Diyos yan. So, obviously, ang sinasabi dito, natakot yung ano, mga tao sa Diyos. Diba? Kasi yung, hindi pa nila nakita to kahit nga yung mga panahon ng diba, yung nangyayari ito sa Old Testament eh, diba, na-revive sila, nanapag tayo sa Diyos, prayer din sila, diba, gathering. Pero ito, ibang klase to, after how many years na to. Kasi ito, hindi nga Judaism to. Kakaiba na to sa kanila. Kaya yun ay positive, at sabi doon, may mga wonders and signs done by the apostles. So, nabagit ko na yun, ha? Yung signs ay para sa panahon nila, para manampalataya pa yung ibang mga Udyo. Kasi ganyan yung mga Udyo eh. Pero ngayon, hindi na kailangan yan. And all that believe were together and had all things common. So, para natapos na ba tayo dito? Hindi, na. Nabanggit lang nung Sunday school. Okay? So, yan ay hindi natin ginagawa ngayon, ha? Iniwala tayo sa private property. Okay yan sa atin. Hindi natin binibenta at kasi nga hindi naman tayo na persecute na kahit pa sa panahon natin yun. Okay? Pero still, ang tama rin dito, minsan may kapatid na nangangailangan, di ba? So, ang pangit nung magkakapatid kayo tapos hinayaan mo lang, alam mo may pangangailangan. Isa sabi dito. Kaya sabi dyan, no, as every man had need. Pag di naman niya kailangan, huwag mo namang hututan yung ano, kapatid na isa. Ayaman mo ah. So, ba naman yan eh, di pengi rin dyan. Extortion naman yun. May problemang ganyan sa church. Kasi hindi marunong yung mga tao minsan. Okay? And they continuing daily with one accord in the temple and breaking of bread from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart. So, ganun pa rin yung tema. Una, continue daily. By the way, nag-aaral tayo, mag-daily prayer tayo. So, i-announce ko na lang sa... Kasi minsan parang ano eh. Yung mga churches, ginagawa na rin yun. Isang kulang eh. Parang Monday to Friday, hindi tayo malang, hindi na tayo naiisip yung gawain, di ba? Kaya, gagawin natin ng daily, ha? And with one accord, pag sinabing one accord, isa lang iutang nyo. Diba? Magbigay ng glory sa Panginoon, di ba? Ma-please siya, syempre. Gawin yung dapat natin gawin, soul winning, preaching the word. Okay? Isa ang ating utak. Sabi dyan, siyempre, sa temple, then breaking of bread from house to house. So, nabanggit na rin natin sa Lord's Supper natin. Sabi dyan, did eat their meat with gladness and singleness of heart. So, yung singleness of heart, ganun din, magkakaisa sila, hindi sila yung iba-iba utak nila. Yung iba dito, pumunta dito para magbenta na kung ano. Yung iba naman dito, para may liligawan, yung mga ganun. So, okay lang din yung tama, no? Okay, yun na. And then, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily
such as should be saved. So ito yung sabi kanina, and they were added to them about 3,000. So sino nagdagdag? Diba? Sila nag-preach lang, pero yung mananampalataya, hindi mo alam eh. So at lalo yung papabaptize. Panoon natin ngayon, kasi nayunahan na nga tayo. Eh, meron ka ng religion eh. So pero still, ganun pa rin. Kaya ang Panginoon, iniwala ko, yung Panginoon na nagdadagdag. Yung sinabi, hindi nagdag dito, gusto niya dito, walang pilitan. Nakita niya, pagpapalain siya dito, ganun din tayo. Kasi iba yung kailangan tanggihan natin, yung iba dyan. Gira naman yun. Okay? Mga may something lang ano dyan. Pero pag dinagdag dito yan, mananatili at dito yan, pagpapalain dito yan. Maglilikod sa Diyos. Amen? So may gusto ko sabihin eh. Yan, sasabi dito, and having favored with all the people. Ano sabihin nun? So ang church pala ay blessing. Even sa community, okay? Hindi tayo manggugulo dyan. Tapos, against ako sa trompa na yun eh. Yung mga style niya, ano? Ni Rick Comfort. Sabagay siya, nasa public, ano naman din siya. So, okay din yun. Pero, we will try our best, okay? Wala tayong gagawin para tayo kagalitan dahil magulo tayo dyan. Sinasakop natin lahat ng parking dyan, no? Magalang tayo sa ibang tao. Okay? Yung sabi dito, favor with all the people. So obviously, may mga, ang galit lang naman talaga sa mga tunay na Kristiyano, yung mga reprobate eh. Yung talagang kakalabanin ka, yung iba dyan, ano eh, ayahan ka pa, matutuwa pa nga yun, di ba? Aramihan dito, di ba? Yung soul winning tayo, yung iba dyan, di na, yung iba sa atin, di natin kapansin eh. Pero sabi, okay yan, okay yung ginagawa nyo, di ba? Napansin nyo. So ganun tayo. Sikapin natin na ganun yung ating testimony na matutuwa yung tao sa atin, di maaasar. Kaya may ginagawa tayong mali sa komunidad. Okay, malinaw po yun na again, yung mga, pag tayo yung kinalaban, yung tamang laban din yung laban natin. Okay, hindi tayo immature, hindi tayo insecure, hindi tayo basta-basta may pag-away lang na dahil napikod lang tayo, hindi ganun. Lahat yan, nakalkulado dapat hanggat maaari. Hindi nyo alam gagawin nyo, mga bata, baka natanong kayo dyan. Alam nyo ba, kayo, hindi kayo ligtas. Magagalit naman yan. Hindi nyo lang kaya i-deliver na maayos, di ba? So, hindi ganun ang attitude, ha, mga bata. Baka naman, ano, yung away kayo dyan. So, kailangan maayos yung ating testimony. Okay? May question po ba? Itinapos lang natin yun kasi importanting part yun. Lagi yan, nababalikan sa mga diskusyonan, Acts 1, Acts 2. Yung ibang ano chapter, hindi na halos eh. Eh, totoo. Kasi nga, importante yung, so may tanong pa kayo sa Acts 1, Acts 2. So, sa Acts 3, pagpapatuloy yung dito kung ano yung mga ginawa na nila. Kaya highlight talaga dun yung 2. Okay, sige, pusara natin ng konti. 5 minutes. Wala tayo. 5 minutes. May question ba, mga bata? Joshua. Ah, God. Di ba meron pa rin mga bakit na iniwala ang Panginoon ng Panginoon sa hell? Okay, yeah, maganda yan. Ah. Anong tanong? Okay, actually, napansin ko ba, hindi naman sa hindi na iniwala, iba kasi ay hindi lang inform, hindi lang nabasa. Tapos, pag may nagpakalat kasi niyan, actually, very good question. Ano yan eh? Sa KJV issue yan eh. Oh, yung KJV kasi, hell, di ba? Sa iba, binabago-bago sa NIV. Kaya sabihin nila, ay bakit hindi hell, ba't sa inyo hell? Sabi dito, ano, Gehenna, or, ganyan nga natin. Hades. Ganyan, mayroon tayo dito, not inspired. Ganyan natin. Buti kaya, dito lang lagi yan eh. Ito natin nagawa ng ano to, cabinet. Ganyan natin ha. Ano sinabi sa not inspired version? Acts 2, yan.
Oh. Sabi dito, therefore my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will live in hope, bakit? Because ye will not abandon me to the grave. To the grave lang. So parang andun lang siya, nasa grave lang siya, hindi sa impyerno, di ba? Kaya sinabi na niya kanina, di ba? Sino ba yan? Dalawang beses yun eh. Yung binasa ko po yun sa ano yun, sa verse 27. Wait lang ba na? Yan, so dalawa, di ba? 27 sabi ko. Sa 31. Yan, 31. So inulit sa King James. Sabi dito, seeing what was ahead, he spoke of the resurrection of the Christ, that he was not abandoned to the grave. So ganun pa rin. So grave lang. So tanong niyo, bakit hindi naniniwala iba? Kasi meron niyang nagsusulat, binabago yung salita ng Diyos. E kaso kahit mga Baptist, kahit mga King James, ganun. Yun nga, kasi na-influensyahan yun. Kaya nga, kwento ko tuloy sa inyo. Yun nga, yung sinabi sa akin na, warning! Warning daw, itong taong to, nagtuturo ng si Kristo ay napunta sa impyerno. E sabi ko, yun naman talaga eh. Tapos blilak ako. Inalis ako sa chat group. Ibig sabihin, hindi nila kayang patunayan na mali yun. Eh bakit nila sinasabi yun? Obviously, meron ng galing. Alam ko sinong mataas na ewan ko. Warning, warning. Ang nagtaong nagtuturo ng si Kristo ay napunta sa impyerno ay ganyan, mali yan. Yun, yun. Kaya hindi na iniwala ang iba kasi parang pinipigilan sila. Parang may nagkukuman sa kanila. Hindi naman sila ganun katalino para mag-search sa Bible. Baka hindi sila nagbabasa. Ang dami pong ganyan. Hindi tayo nagbibintang lang. Ang daming ganyan. Binigyan ng verse. Kasi mabilak na ako eh. Paano ko madedepensa yung sarili ko? O, katulad nung, marami talaga maniniwala na gano'n kasi sinasilence yung dissenting voice. Pag sinabing hindi ako agree sa'yo, ganon. Kaya yung mga Baptist na iba, ganon din. Nakakalungkot na ewan, pero wala, kung matili silang ganon, mabablanko sila sa ibang bagay. Eh, napaka-makapangyarihan yun eh. Ang nasabihin lang nila, sa krus siya, binagbayad. Totoo yun, sa krus. Kaso sabi rin dito, sa hell din. Obviously, both. Diba? Kasi hindi, yun ang bagay na hindi kaya nang gawin ng action ng iba, hindi kaya gayahin. Yung iba, kaya gayahin yung krus eh. Alaga may Diyos sabi ito, may sira ulo dyan, kaya mo rin sa impyerno? Hindi nila kayang gayahin yun. At mabubuhay sila, obviously iba doon, loko-loko talaga sa impyerno talaga. Pero hindi na sila makakalis doon. Ang Panginoon, yung pagkakaiba niya. Yeah, he suffered from the cross and then hell. Okay, matindihan ba yun? Hindi popular yan. Parang alam ko, parang may Catholic ano din dyan, may influence din sa Catholic dyan. Kalimutan ko lang. Kaya, Catholic, na? Sa hell. Sabi. Sa passion. Sa passion. Biroin mo yan. Siguro yung mga ano, binabaliktad. So kaya, paano niwala ang Catholic yan? Huwag kayo maniwala. Eh, may tama rin ang Catholic, di ba? Sabi nga sa inyo, may tama rin. May tama rin naman talaga eh, di ba? Sabi nga natin. Even a broken clock is right twice a day. So, hindi ibig sabihin na Catholic wala na. Okay, sige po. Let's pray pa nga naman. Salamat. At itindihan namin na lang highlight sa mga highlight ng Acts.
Acts chapter 1 and 2, Lord, we pray na naging malinaw sa amin to. Therefore, hindi na kami mapapatutsadaan ng iba, Lord, na kuha naman ang kanilang interpretation sa nangyari, early churches. We pray na matatak sa amin to, Lord, even sa mga bata. Ito po ang pinagsimulan ng yung church. Kayo po ang naging power, and then sila po yung nagpatuloy sa doktrina, sa fellowship, sa prayer. Nakita namin doon ang yung provision, Lord, kung saan binigyan sila ng, at even kami, ng magandang dahilan para manambal tayo sa inyo, sumamba at maglingkod sa inyo. Kayo nga po ay kinangkor niyo po ang grave. Kayo po ay nabuhay magmuli sa mga patay, at even na binayaran niyo po, Lord, ng kasalanan sa impyerno, Panginoon. Kayo po nagsuffer doon, so we pray na ikapasalamat kami dito, Panginoon. Then we pray na lagi na ma-realize to, Lord. At ganun din po sa aming soul winning, kasama po ito. Dahil ito'y katotohanan ng inyong ginawa para sa aming mga. So, we pray na ito po lagi magagabay. Ito po mag-iingat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.